Now, ano ang lesson learned dito sa atin, mga tol? Ito, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Ang politika, wala pong permanenteng kaaway, kaibigan, kung hindi permanenteng interest lamang. Sa paghanga po natin at pagsuporta sa mga politiko, kailangan naaayon po ito sa batas. Walang problema kung ikaw ay sumusuporta sa mga kalaban ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon naman tayo ay sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero sikapin po natin na sa pagsuporta at pagtatanggol po natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, tayo mismo hindi po lalabag sa batas. Kasi ganito po ang maaaring mangyari sa hinaharap. Paano kung dumating ang punto na tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang maupo sa pagkapangulo ay kalaban po natin sa politika, babalikan po tayo. Pero kung wala po tayong ginawang paglabag sa batas, wala silang mababalikan sa atin. Ganito ang nangyari kina Banatbay ngayon. Sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, sila ay sumuporta at nagtanggol dito. Pero nilabag po nila ang karapatan ng ibang tao, partikular nitong si Antonio Trillanes. Panoorin po natin ito, mga tol. Sa Senator Antonio Trillanes dito sa office ng Quezon City. Sir, short interview. May hapon po sa inyo siya na. Okay. Okay na kayo. Ngayon, ang araw po na to, ay magpapart tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, at yung blogger na sa Banatbay, at ilang pro-Duterte bloggers and trolls. At ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon ito ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan ng panahon ni Duterte. Kaya ngayon natin naisipan ni Pilot. Sir, ano po ba yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko ngayon sa Carboro. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakaso ko na sila. Mm-hmm. Sir, anong mga particular na ikakaso po ninyo, please? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel charges. Okay, napakinggan po natin ha. Cyber libel ang isa sa ipapail po na kaso nitong si dating Senador Trillanes sa mga taong pong kanyang binanggit at partikular na kilala natin si Banatbay. Ngayon, ano ang ulit ang lesson dito? Inuulit ko lamang po yung sinabi ko kanina. Weather-weather po ang politika. Panahon po natin ngayon, to be honest with you, matatag tayong mga sumusuporta at nagmamahal sa ating Pangulo dahil nakaupo po si Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala ako na wala namang pang-aabusong gagawin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung wala siyang pang-aabusong gagawin, hindi po natin kinakailangan mag-raise ng mga kasiraan ng iba sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po tayo yung nagtatanggol. Hindi po tayo umaatake. Meron ako napanood ng mga previous vlogs ng ating mga kapatid sa ating pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And basically, those contents were libelous. What happened kapag ka natapos po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno? Di mababalikan po tayo. Kaya ito naman, kung hindi nyo mamasamain, payo lamang po ito bilang isang kasamahan sa pagmamahal at pagsuporta sa ating Pangulo na sa pagtatanggol po natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi lumalabag sa batas dahil hindi po natin pwedeng ikatwiran sa harapan po ng korte na katotohanan lamang yung sinasabi natin. The moment na meron pong malis doon po sa ginagawa po natin, eh sigurado masasuwak po tayo sa oblo. At tingin ko ganyan po ang mangyayari
dito po kina Banatbay et al. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Muli, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.